tupa, nakatakas at bumalik matapos ang 6 na taon? Nakakagulat ang kanyang itsura ng pagbabago. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang mga tupa ay nagkakaroon ng mga kaibigan, parang tayong mga tao. Kaya naman kapag hindi nito kasama ang kaibigan, iniisip ito ng isang tupa ayon sa mga researcher. Matatanda ang umugong ang pangalang Shrek noon sa social media. Marami ang nabalot ng pagtataka kung sino nga ba siya. Hindi siya gwapong anak ng artista, hindi rin magaling na mga awit. O kaya naman ay kabilib-bilib na mananayaw. Ngunit halos lahat ay mangang-manga sa kanya. Si Shrek ay isang tupa galing sa Katimugan, New Zealand. Isa lamang siyang karaniwang hayop noon. Ngunit nang makatakas siya sa kanilang bukirin, doon ay nagsimula na siyang mag-iba. May lahing merino si Shrek. Ginugupit ang kanilang lana o mas kilala bilang balahibo o wool kada taon. May tiyansa kasing maging sagabal ang mga ito sa kanila kung mapabayaan na lamang. Hindi sila tulad ng ibang tupa na natural na nalalagas ang lana o balahibo. Kung hindi gugupitin, maaari itong umabot ng 30 pounds. Sa madaling sabi, halos 14 kilograms. Masyado itong mabigat at malilimitahan ang kanilang paggalaw. Ngayon, ito ang mismong naging problema ni Shrek. Mukhang ayaw niya talaga ang ginugupitan. Siya yung unang tatakbo kapag nandyan na ang electric shears o yung parang pang-ahit ng balbas. Kung naiintindihan nga lang natin ang mga hayop, baka nagbitiw pa ng mga salitang "Malaya na ako! Malayo sa panggupit nyo!" Kaya naman si Shrek ay nagtagumpay na makalusot sa mga harang sa kanilang bukirin. Nang makataka siya, nanalagi siya sa mga lokal na kuweba sa kanilang lugar, mag-isa at malayo sa mga kapwa niya tupa. At dahil nga wala siyang kasama, patuloy na lumago ang lana niya hanggang matakpa na pati ang maliit niyang mga mata. Ngunit tama ang kasabihan na hindi habang buhay ay makapagtatago ka. Matapos ang 6 na taon na pangamalagi sa kuweba ay muling nasilayan si Shrek. Nang matagpuan ay inakala pang ang wala na siyang buhay dahil sa bigat ng kanyang lana. Halos hindi na siya makagalaw. Ayon sa mga nakakita, maaari ka nang gumawa ng halos 20 o 20 na magagarang kasuotan o coat dahil sa lago ng kanyang wool. Nang ahiti ng kanyang lana, umabot ito sa nakakagulat na 27 kilograms. Kung iisipin, halos 6 na beses na mas mabigat ito kaysa sa karaniwang timbang ng lana ng mga tupa. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit limitado ang galaw ni Shrek noong siya ay makita. Kaya kahit sarili niya pang amo ay hindi na siya nakilala pa. Kakaiba man ang itsura ni Shrek ay naging mainit pa rin ang pagtanggap sa kanya. Sa katunayan, nakilala niya pa ang Prime Minister noon na si Helen Clark. Talaga nga namang aliw na aliw sa kanya. Alam mo ba na ginumpitan pa siya ng live sa national television? Oo, ganun siya kasikat noon. Marami ang tumutok at nag-abang sa pambihirang sandaling yun. May iba pang naghangad na makuha ang lana niya bilang koleksyon. Inauksyon ang wool ni Shrek at ang lahat ng kinita rito ay ginawang donasyon para sa kawang gawa. Lahat ng naipong pera ay inilaan para sa medikal na pangangailangan ng mga bata sa lugar. Talaga nga namang isa siyang superstar. Ipinalabas din ng live ang muling paggupit sa kanya sa lumulutang na iceberg malapit sa baybayin matapos ang 20 kalahating taon. Noong taong 2016, pumanaw si Shrek, ngunit ang alaala niya ay mananatiling buhay sa puso ng lahat ng saksi sa mga pinagdaanan niya. Ikaw, gusto mo din bang makakita ng tupa o gusto mo din bang mag-alaga? At bakit? Comment down below at share mo naman yung opinion mo dyan sa comment section. Make sure na panoorin mo din ang video ko na ang title ay 10 pinaka binabantayang lugar sa buong mundo. Narito ang preview. Panoorin! Pinaka binabantayang lugar sa buong mundo na ikakagulat mo. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Number 3, Fort Knox. Isa sa pinakagwardyadong lugar sa planetang Earth. Binuksan ito noong 1937 pangunahin para i-deposit ang mga ginto at maingatan ang mga historical documents, kaya kilala sa tawag na The Vault.
Napapaligiran ito ng napakatinding proteksyon mula sa harang na may kuryente, security cameras, pader na gawa sa granite at merong mga gwardiya na armado ng machine gun at talagang mahihirapan ang kahit na sino mang gustong pumasok sa loob. Kaya make sure na check mo din ang isang mga video ko na ito na sigurado kong mag-enjoy ka at click mo na rin ang bilog na ito para nakasubscribe ka at lagi kang updated sa mga bagong videos na may malulupit na kwento at kwentong misteryo. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!